Magandang araw at isa na namang mic review ang ating gagawin ngayong araw na to. Last time ang ating ginawang review ay tungkol dito sa aking ginagamit na mic ngayon, ang TM-103 ng Signa Audio. Isang premium na condenser mic yan. At kung hindi nyo pa napapanood yung ating video about dito sa ating TM-103, nasa taas yung ating link, pwede nyo balikan para mapanood nyo yung ating ginawang review. At bago tayo magsimula, gusto mo nang pasalamatan ng ating partner, ang Signa Audio Equipments. Sila yung nagdi-design at nagma-manufacture ng mga high quality at mga premium na audio equipments gaya ng mga nire-review natin dito sa ating channel. Gaya nitong TM-103, yung King Sound Card at syempre yung isang mic ng Signa Audio na napakaganda rin ng quality. At nandyan din yung link sa taas, pwede nyo rin balikan para magkaroon kayo ng mga idea sa mga nire-review natin ng mga equipments na galing sa Signa Audio. And of course, nandito yung kanilang number. At nandiyan naman sa baba yung link ng kanilang FB page para doon kayo pwede mag-inquire at magtanong tungkol sa mga gamit at mga audio equipments na kailangan nyo. Hanapin nyo lang si Ma'am Andy Pay at sigurado matutulungan nila kayo. At ngayong araw ang ating i-review ay isa pa rin premium na condenser mic galing pa rin sa Signa Audio. Ito ang kanilang UH7 Professional Condenser Microphone. At sa loob ng package, nandiyan yung pop filter na kasama. Kapag gusto mo mag-recording, syempre malaking tulong yan. Then meron ditong papel. May mga information about dito sa ating mic. Nandyan lahat yan, yung mga technical aspect ng mic. Pwede nyo basahin para magkaroon din kayo ng idea. Then may kasamang cable, syempre. Yung female XLR at yung 3.5 na dulo para naman dun sa ating mga ginagamit na mga sound card. Lalo dun sa King Sound Card. Swak na swak yan. At meron din syempre yung kasamang boom arm. So, kompleto na yung package. Nandiyan na lahat ng kailangan mo. At yung, syempre, yung clamp na ginagamit natin dito sa ating boom arm. At may kasama rin syempre na shock mount na napakaganda para sa mga vibration. Kapag tinatama-tamaan mo minsan yung mic mo, malaking tulong yan. At syempre, yung kanilang mic. Ang UH7 ng Signa Audio. Ito rin ay isang unidirectional na mic. So, ang focus nila is nasa harapan ng diaphragm. Yung pinakamalakas na, na pick up na pwede niya makuha. Sa gilid, wala masyado. At syempre, lalo sa likod, mahinang-mahina na lang yung kanyang naka-capture. So, ang pinaka-focus ng mic na to, na unidirectional, is yung nasa harapan lang mismo ng diaphragm. Pagdating naman sa build niya, gaya nitong ating TM-103, medyo mabigat din siya. At ang construction niya is all metal. Mula sa grill, pati yung kanyang chassis is metal, pati ilalim, walang halong plastic. So ramdam na ramdam mo yung pagka-premium talaga nung mic. So para hindi masyado humaba yung video natin, hindi na ako mag-setup nung ating boom arm. Ito na lang mic stand ang gagamitin natin. Tatanggalin natin to at ililipat natin yung ating UH7. At ang magiging connection pa rin natin, yung ating XLR, papunta dito sa ating mic. Papunta naman dito sa ating interface na Focusrite. So, para matest talaga natin yung quality, yung response, at syempre yung sensitivity niya. So, switch na tayo sa ating UH7. At ang naririnig nyo ngayon ay ito ng audio ng ating UH7. At ang unang-una ko napansin sa kanya ay napakalakas ng sensitivity niya. Yung gain ko, nagbaba ako ng halos sa 40% lang ang ginagamit ko dahil hindi naman kailangan mataas na mataas masyado yung ating gain dahil syempre, nag-i-introduce siya ng noise kasama ng audio. So, mas mababang gain, mas malinis yung audio syempre. Doon sa ating Focusrite na 40% lang yung gain is parang nalalakasan pa nga ako eh. Parang pwede pa ako magbaba ng at least mga 10% pa pero okay na to siguro. At ang ganda rin ng quality ng napoproduce nitong mic na to. Yung clarity nandoon, yung transparency, hindi masyadong ma-noise, wala rin hiss masyado, walang hum. At pakiramdam mo na napaka-premium talaga nung mic na ginagamit natin. Nagkasalita nga pala ako ngayon mga 4 inches or 5 inches mula dito sa mic. So medyo malapit yan at narinig nyo yung mga popping sound. Which is normal naman kasi condenser mic nga itong gamit natin. So, sensitive masyado yan sa ganito kalapit na pagkasalita. Well, honestly, nagulat talaga ako at
surprise ako dahil ang ganda ng quality nung mic na to, yung napoproduce niya na audio. Sa pandinig ko, napakaganda eh. Dahil marami na ako na-train ng mga condenser mic, ng mga branded na mic. Mga, alam nyo naman yung mga brand na yan na magaganda. Isa halos ganito rin yung ano eh, ganito rin yung feel at yung dinig, yung naririnig ko ngayon is para yung naririnig ko rin dati dun sa mga ginagamit ko na mga branded na condenser mic. At pakiramdam ko talagang kayang-kaya ng sumabay ng mic na to, itong UH7 dun sa mga branded na mic na yon. At syempre mas nakaka-proud yan dahil gawang Pino yan. Dahil ang Signa Audio ay isang Filipino na company. At syempre bilang Pilipino mapaproud ka rin. So dapat yung support natin bilang Pilipino, lalo sa mga fellow musicians at yung mga nagbabalak na mag-stream or mag-recording, supportahan natin yung ating mga kababayan na may naglakas loob syempre na gawin ito, na mag-produce ng ganitong kaganda na equipment na Pinoy na Pinoy. Hindi na natin kailangan bumili ng mga branded na mamahalin talaga, na sobrang mahal, para lang makapag-produce ka ng isang magandang audio. Hindi gaya nito. Yung price niya, hindi masyado masakit sa bulsa, kayang-kaya mo. Pero yung quality na kaya niya ibigay is talagang nandun. So, itest natin yung proximity nung mic. Sa ganitong kalayo, sabi ko nga mga 4 to 5 inches yung layo ko. Ganito kalinaw yung kayang ma-produce niya o yung kaya niyang i-capture. Lalapit tayo ngayon. Ayan, halos dikit na yung ating bibig dun sa ating mic. Ito yung ginagamit na madalas pagka mga voiceover. O yung ibang halos nakadikit na yung bibig sa mic or parang kinakain na nila yung grill ng mic sa sobrang lapit. Pero syempre gagamit ka ng foam kapag ganito kalapit yung distansya mo dun sa mic, kasi yung mga popping sound niyan talagang hindi mo maalis. So sa ganito kalapit, diyan lalabas yung low end na madalas natin narinig kapag kami mga voice over, lalo sa mga commercials at sa iba pang mga product review, syempre yung mga narinig natin ng mga voice over. At lalayo tayo ng konti, nakaharap pa rin sa atin yung diaphragm ng mic. Siguro mga 15 inches yung layo natin sa mic. At ito yung ganito kalinaw pa rin yung nakukuha niya na audio. At ilayo pa natin ng konti yung ating mic. Nasa mga kalahating di pa yung layo sa atin. Pero yung diaphragm niya is nakaharap pa rin sa atin. At malinaw pa rin sa narinig ko yung clarity, nandun pa din. Although mahina na syempre yung ating boses. At dahil di unidirectional yung ating mic, susubukan natin yan ngayon. So nagasalita ako ngayon directly sa harap ng diaphragm ng ating mic. Approximately mga isang daan kanyang layo. So subukan natin igilid yung ating mic at titignan natin kung may maka-capture pa tayo na audio. Then sa likod naman niya, nakasalikod na sa atin yung mic kung meron pa rin tayo naka-capture. At ibabalik natin sa kabilang side at iharap natin yung ating mic. Well, ang mic na to is napakaganda para lalo sa mga streamer. Dahil sa lakas ng kanyang response at yung sensitivity niya, kahit na malayo yung mic dun sa streamer, malinaw pa rin yung magiging audio niya, yung kanya magiging boses. At parang naman sa mga artist or sa mga singer na gumagawa ng recording nila, yung mga cover song nila, maganda yung clarity niya, yung response niya. At yung transparent siya kung ano yung voice mo. Wala siyang ina-add na kulay dun sa output ng boses. Hindi niya binabago yung tone ng voice mo mismo. At ngayon, syempre, susubukan natin, gaya nung nakaraan. So, ang gagawin natin, mag-record lang ako ng RAW. Hindi ako gagamit ng post-processing. Walang EQ, walang compressor. Maglalagay lang ako, syempre, ng konting reverb para dun sa boses natin. Then, paikinggan natin yung magiging quality ng recording natin. Kahit na ikaw pa ay lumisan, halik mo, di ko na malilimutan, lalo na't
ikaw pa lang ang minahal. Sa simula at katapos ay ikaw lamang ang nagbigay. Kahulugan sa aking buhay. At dyan po natapos ang ating review nitong ating UH7 condenser microphone ng Signa Audio. At kung interesado kayo at gusto nyo subukan itong mic na to, andito po yung kanilang contact number at nasa baba naman po yung link ng kanilang FB page ng Signa Audio Equipment. Hanapin nyo lang po si Ma'am Faye at sigurado tulungan nila kayo sa mga kailangan nyo pagdating sa mga audio equipments. At kung nagustuhan mo naman yung ating video ngayon, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba para magkaroon din sila ng idea kung naghanap sila ng mga gamit sa recording, sa podcast, at matutulungan kayo nitong ating mga gamit na nire-review dito sa ating channel. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Val at ito ang Kwentong Musikero.